Hey guys! Shout out sa lahat at hello everyone! Today is Friday, March 19, 2021. Ang bilis ng araw, no? Grabe! So, story time sa First Yaya. Bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel, mga kazay. And thank you so much sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin. Thank you guys. Ingat kayo palagi dyan. You know, mahal ko kayo. Ah, di ba? Ang dami kong hanash. Yun na nga. Itong si Melody is nagkita na uli sila ni Lorraine. Si Lorraine ito yung kontrabida na kumakapit dito kay BC Presidente Glenn. So yun ang ano, pinagtatarayan na agad niya itong si Melody. Ito si Melody is dito is madaldal, di ba? Super daldal. Lagi may sagot, di ba? So yun nga, may something fishy ito ni agad si ano si Lorraine kasi nga ayaw niya kay Melody. So yun nga, dumating na din itong si Madam, yung nanay or mom ni BC Presidente. Sinabihan niya yung BP Presidente kung check background na ba ito si Melody, tapos sabi ni okay naman at walang problema, pati yung magulang niya is okay naman, pero ligid sa kaalaman niya siya yung anak na si Melody yung anak ng na sagasaan, 'di ba? Siya 'yon. So anyway, tabi muna natin 'yun, no. So 'yun ang mga kazay, no. Kasundo ni Nathan at saka ni Nicole itong si Yaya Melody, pero hindi pa kasundo ni Nina itong si Yaya Melody. So itong si Lorraine is yung dad niya is si Senador na ginampanan ni Garde versus ni si Brando. Tapos itong si Brando is may lihim ito na pabagsakin itong si Vice Presidente. Siya yung kontrabida dito, no. Kunyari sa harap is mabait siya pero lihim siya, 'di ba? Ganun siya, backfighter itong si Senador. So yun nga, nag-dinner sila, tapos ina-announce niya na si Vice Presidente is suportado niya lahat ng kalyados niya na tumakbo bilang presidente. So, ito naman si Melody, pinag-ready na nga kasi nga magkaroon nga ng housing charity ball. So, yun nga, kailangan andoon siya kasi nga andoon yung tatlong kids ni BC Presidente. So, andoon din si Lorraine. Of course, papahuli ba yung Linda, no? So, dami siya kasi, or isa kasi din to sa organizer itong si Lorraine. So, tapos anak pa ng senador. So, yun nga mga kazay, no? Si Glenn, hindi pa siya desidido na tatakbo siya bilang presidente, pero dami talaga nagtuboy sa kanya na tumakbo siya ng pagka president, pero hindi pa nga siya nakatakbo is mayroon na agad issue. Gawa nga yung pinuntahan niya ni Vice Presidente itong si Melody mismo talaga doon sa lugar nila. Yung ginawa nila yun ang issue kasi nga nagpabango na daw kahit maaga pa para sa eleksyon na pagka-presidente. So yun yung ginawa nilang butas. So ginagawa naman ni Melody ang lahat na mapapalapit sa kanya itong tatlong mga kiddos. So itong si Glenn is nahirapan maglagay ng necktie niya or bowtie niya. So tinawag niya yung isa niyang staff na tulungan nga siya, pero wala doon, busy ang mga tao, kaya si Melody tumakbo kasi nga andyan daw yun si Asungot kasi medyo stricto kasi siyempre busy presidente, no, lahat mahigpit. So no choice siya kasi nga
siya yung nakita doon eh. Tapos sabi niya, magpapatulong sana ako magpaano ng butay niya. Sabi ni Melody, ah, kailangan niyo pa tumawag ng ganun. Sir, sabi niya, bakit marunong ka ba? Tapos yun nga, sabi ni Melody, yes, marunong ako. So yun nga, siya ang tumulong maglagay ng butay or necktie ni Presidente. Tapos yun nga, sinabihan siya na, you know, I like you. So kinikilig naman itong Yaya Melody natin. So ang abangan natin, of course, sa Monday mga kazay is formal na in-announce nila na bakit nga yung issue nga nila ni Yaya Melody nga kasi nga, diba, nakuha na ng mga picture, ganyan-ganyan. So yun nga, pinagtanggol siya ni BC Presidente na ginawa niya yung lahat para ipagtanggol or ginawa ni Yaya Melody yung para ipagtanggol yung mga anak ni BC Presidente. So yan lang muna mga kajay. So thank you so much. Advance happy weekend everyone. Alright, and stay tuned mga kajay kasi last day na po ngayon ng Love of My Life. See ya! Maya-maya lamang. And don't forget to subscribe my channel. Bye-bye!